guys! Welcome to our vlog! For today's video, bibigay namin sa inyo yung top 15 reasons why we chose Calgary. If you're interested in this topic, this video is for you. And if you want to know more, please continue watching! Okay guys, so ngayon, itong video na to, isasabihin na namin kung bakit namin napili itong Calgary. Pero disclaimer lang guys, based lang ito sa research namin. And talagang nag-research yung asawa ko kung bakit Calgary yung pinili namin. Pero bago yun guys, bago namin nga napili yung Calgary, actually meron kaming dalawang provinces pa na talagang pinag-aralan din. Okay? At unang-una yun guys, is yung British Columbia. So sa British Columbia guys, kwento na rin namin ng konti. Sa British Columbia kasi meron akong tropa doon and willing siya magpatira sa amin ng bahay. Pero syempre guys, syempre nakakahiya pa rin naman kasi kahit papaano ay kahit sabihin natin barkada ko, syempre nandun pa rin yung hiya namin. Diba? Then pangalawa, tita ko sa Toronto. So actually guys, yun din, may bahay din siya. Pero syempre, nandun pa rin yung hiya natin guys kahit papaano. Kaya itong pinili namin Calgary to, meron kaming mga reasons kung bakit talaga namin siya pinili. Okay? So bago yan, syempre, of course, yung asawa ko pa rin yung mag-explain sa inyo yan. Okay, so yeah, go ahead, baby. Yeah. So sa laki guys ng Canada, syempre, hindi rin namin alam kung saan ba talaga kami pupunta. Mm-hmm. So being newcomers, ano ba yung mga provinces na pwedeng naming pagsimula ng bagong buhay? Sa tinagal-tagal ng research namin, napunta kami sa Calgary. And top one reason namin is... Number one is yung lower tax. Yan, it has lower tax than the other provinces, especially compared to British Columbia and Toronto. Taas. Because it has lower personal income tax, lower GST, and then wala rin ditong provincial sales tax, and mm-hmm. then no payroll tax, yung mga etc. etc. Basta, lesser yung mga taxes dito, kaya rin lesser yung mga bilihin. Mm-hmm. So, cheaper and affordable para sa amin na magsisimula pa lang. Yan, tama. Then, number two is yung PR pathways. So, inaral din namin yun. Marami kasing available na PR pathways dito sa Alberta. Of course, there are also other PR pathways available sa different provinces. Pero, napusuan namin yung mga PR pathways na ino-offer ni Alberta. So, number three, guys, is yung job availability. Yeah, so with the job availability, nagtanong-tanong kami sa mga kakilala, sa friends namin na nagtatrabaho rin dito sa Alberta, particularly in Calgary. So kung ano ba yung mga available jobs na ino-offer dito. And gladly, yun nga, sinabi nila na yung work daw is not an issue. As long as hindi ka naman mapili, magkakaroon ka ng job. And yun nga, of course, we prepared ourselves because of that warning. As yun lang naman, kung sisipagan rin naman, kung hindi ka mamimili ng work, then magiging okay ka sa Calgary. Kaya nga guys, kung nakikita yung mga past video ko, di ba, isipin nyo, talagang sinatsaga ako yung housekeeping, yung mga ganun. Kasi dito guys, maraming trabaho talaga dito. Basta wag na wag lang kayo mamimili. So yung number four guys, is yung more affordable housing than Vancouver and Toronto. Yeah, so as what he has said earlier, inuna talaga namin i-consider yung British Columbia and Toronto. Kasi Toronto, nandun yung tita niya na nag-offer ng house. And then British Columbia, nandun yung friend niya na nag-offer ng house. Pero yun nga, ang iniisip namin, although we are so thankful talaga na may nag-offer na house na patirahin kami, it's not forever. Let's say, 6 months makikitira kami. Sobrang gaan na yun. Sobrang laki na ng bawas sa gastusin dahil sa mga nag-offer na family and friends. Kasi rent talaga is biggest chunk ng budget nyo. Pero kasi ang iniisip namin yung future. Oh. Kapag ba umalis kami sa bahay na to, magkano ba yung mga renta na babayaran namin sa area na to, like in Toronto, ganito na kamahal. And lalo na sa British Columbia. Yeah. So natakot kami and baka hindi namin kayanin. So naisip namin in Calgary, since nga lower tax, lower din yung mga rent. And even pag later on when we
chose to buy a house, affordable pa rin. And hopefully, hindi naman ganun yung kataas yung inflation na, kunwari, after 2 years when we plan to buy a house, affordable pa rin siya compared to this, to the other provinces. Tama. At saka yun nga guys, no, kwento ko na rin, no, yung actually meron akong co-work galing siyang Toronto. Ha. Isipin nyo guys, 8 years na siya sa Toronto, pero lumipat pa rin siya dito sa Calgary kasi ang unang-unang reason niya guys is talagang gusto na nilang bumili ng bahay. Kaso ang problema, yung presyo daw na sa Toronto, yung isipin mo ha, sabihin na natin $500,000 to $600,000, dito guys, magandang bahay na yun. Diba? So yun yung mga talagang inisip din namin after yun nga sa future kapag ano na kami. Kaya yun ang ano namin, isa yun sa reason kung bakit talagang Calgary pinili namin. Alright? So yung number 5 guys is yung free healthcare. So dito pa lang, the first day that we land here in Calgary, free na agad yung healthcare. As long as pumunta ka na doon sa registry, bibigay na sa'yo yung health card yung buong family. Me as a student, open work permit, and yung even yung baby ko, included na rin yun sa free healthcare na in-offer ni Alberta. Saka bilis lang baby, yun. No? Bilis mo lang nakakuha. Bilis lang, just in few minutes. Oh. Tapos nandun lang, on the day, punta ka lang doon, you can get the Alberta health card instantly. Kasi when we research din yung other provinces, merong premium. So, an additional monthly magbabayad ka ng premium. Meron din yata sa Ontario OHIP. If I'm not mistaken, mga 3 months pa or so na kailangan na nag-work na yung husband, tsaka nyo lang makukuha yung health card. Pero dito, even if he is not yet working, kasi mga 3 weeks pa to hindi nag-work, pero first day pa lang namin, nakuha na namin yung health card namin. Yeah, tama. Okay? So yung number 6 guys is yung free education until grade 12. Yeah, pero yun nga, this reason naman is applicable to all the provinces in Canada. We believe naman. So, also, this free education is applicable only sa mga public schools and until grade 12. Pero yun nga, sobrang thankful na kami kasi even until grade 12, sobrang big relief na yon sa budget naming mag-asawa if ever mag-aral na yung anak namin. So, number 7 naman is Calgary is considered as Canada's sunniest city. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Kasi, despite of all the winter that is happening here in Canada, yung Calgary pa rin ang sinasabing nakaka-receive ng pinakamaraming araw. So, masinisikatan ng araw itong place na to. Kumbaga, kahit malamig na yung place na to, nakakatulong ipa-warm dahil nga mas madalas bumisita dito si Haring Araw. Okay. So, based also on our research, also out of 365 days in a year, 300 days nagsha-shine yung sun dito sa Calgary. Oh. So, iwas depression na rin kasi alam ko may mga parts din sa Canada na hindi masyadong nasisikatan ng araw, kaya mas prone sa depression. Pero, yun nga, good thing in Calgary, lagi namin nakikita si Haring Araw kahit na winter days. Actually, kanina, diba? Tsaka kahapon. Yan, yung mga nakikita nyo rin sa mga vlogs namin, kahit diba mga minus 7, minus 12 na yung mga weather dito, tapos nag-snow pa, meron pa rin sikat ng araw. So, yung number 8 naman, guys, is yung sobrang lapit lang namin sa napakagandang mga lugar like Banff at saka yung Rocky Mountain. If you have already seen the last video that we have uploaded, nanggaling kami sa Banff and super lovely and ganda, amazing guys, ng place. So, it's really, great na one and a half hours lang nandun na kami sa Banff. So, at least, kapag tapos na yung work or kaya holiday, makakapunta kami, gala, spend time with family doon sa spectacular places just like Banff. Totoo guys, saka sobrang ganda ng highway nila. Isipin mo parang 4 to 5 lanes yun bawat kunyari papunta tsaka pabalik. Sobrang ganda. Tsaka yung isipin nyo yung every time na yung babiyahe kayo, makikita mo yung dalawang mountain nasa kaliwat kanan nyo. So, kung nakita nyo yung videos, diba, sobrang napakaganda. Talaga nakaka-amaze, guys. Yeah. Talaga nakaka-amaze. So, best talaga yun, lalo na kung nature lover kayo. So, in fact, nga, gusto niya agad bumalik after a week kasi hindi pa namin nabisita yung mga Lake Louise and mga Lake Moraine yan. Tsaka, ito pa nga, guys, no, may pinsan ako sa Winnipeg. Nag-comment siya, guys. Sabi niya, yan, isipin nyo, nasa Canada na siya, pero hindi nila mapuntahan kasi nga, ang layo nila dito sa Banff na to. Yeah, so Canada is really a big place. Hindi ibig sabihin na, yung isa nasa Ontario, yung isa nasa Calgary, magkikita agad. So,
sobrang layo, so kailangan talaga ng plane ride para magkita kayo, o sobrang long hours of driving para makapunta lang in another place. So, gladly, 1.5 hours lang yung mga yung travel namin sa papunta sa Banff. Okay, so yung number 9 naman guys is yung lots of parks, activities, and attractions. Yan, sobrang dami dito ng activities para sa mga kids nyo. Even sa inyo, maraming mga, even golf, golf, soccer. Yan, mga soccer, bowling. Oo. So maraming activities, recreational ones na pwede nyong i-avail. Pwede rin magkaroon ng discount. You can try research yung mga low income groups dito. Pwede rin maka-avail ng mga lower cost for recreational fees. Yes. And number 10 is yung Chinook Wind na tinatawag nila. Yeah, presence ng Chinook Wind. So, kaya nga meron ditong Chinook Mall. Kasi, sabi rin dito, ang Chinook Wind, yun yung mga parang air na nagsisettle pababa because of the many mountains around here in Calgary. So, kaya nga sabi namin, meron Banff dito and then Rocky Mountains. So, because of their presence, nagkakaroon na tinatawag na Chinook Winds. Kaya kahit na winter, nagtutrow ng mga warm air sa amin. Totoo. So, kahit na panay snow dito, medyo warm pa rin yung nararamdaman namin. Yes. Kaya nagtataka yung ate niya minsan, kung rin in Europe, kasi di ba, 0 degrees Celsius, sabi. O bakit, ano, hindi kayo nilalamig dyan? Actually kasi guys, sa Germany, noong time na pumunta ako doon, nakaabot ako hanggang -6, pero sobrang lamig. Pero dito, sabi ko sa kanya kanina, -8 na kami, pero parang okay lang, kaya pa. Sabi niya, ha, bakit ganun? Di ba, bakit sa amin ang lamig-lamig na, so magkaiba raw yung ano namin. Yeah, means, kasi, yun nga, pwedeng may mga warmth na dito ng Chinook Winds na napupunta, kaya warmer na despite of the -8, -10 and or so. So, yung number 11 guys is yung traffic here is not bad. Yun. So, sobrang luluwag ng kalsada dito. Hindi namin pa na-experience yung bumper to bumper. Oh. Well, maybe because hindi siya nag-work sa downtown, pwedeng na-experience yun kapag rush hour. Pero, not that intense na kahit, we live nearby the mall, hindi kami nakakaranas na umaabot sa street namin yung mga cars because of the traffic. So, syempre, sobrang laluwag kasi ng daan dito sa Calgary. You will not have a problem in traffic. So, you will not waste your time spending so much time sa traffic. Hindi mangyayari yun. So, yung number 12 naman, guys, is a good transportation system. If wala pang car, so you can already see na maganda yung transport system dito. You can access yung mga times sa phones nyo. And whether it's by train or by bus. So, of course, yung first 2 months namin, kasi 2 months wala pa kaming car, na-experience namin using the train and the bus. And sobrang galing, sobrang bilis, and timely. Pero yun nga, people have already warned us kapag winter talaga na de-delay yung mga buses. Syempre. Kasi syempre nga, madulas yung daan, nagkakaroon talaga ng delay or accidents, so hindi natin maiiwasan. Yes. Pero overall, the transportation here is great. So yung number 30 naman guys, is meron kaming airport dito. So hindi mo na kailangan pumunta ng other town or other city because here in Calgary, meron ng airport direct to Vancouver. So that's why we travel Philippines to Incheon to Vancouver, then Vancouver to Calgary. Calgary. It's really great na from Vancouver, Calgary na agad yung baba namin. So number 14 is safe city ang Calgary. We have also researched na there are lesser crimes sa Calgary compared to other provinces. So yun naman talaga yung kinoconsider natin, yung safety ng family. And of course, especially when we do commute. But of course, we have to warn din naman sila na yung downtown area talaga, we have also seen and experienced na merong mga homeless meron ding mga high along the way na maglalakad o makakasalubong ninyo. Pero sinasabi nila na harmless. Of course, nandun pa rin yung fear kasi hindi naman natin alam kung aatake ba to or not. Pero at least mag-iingat pa rin tayo. Pero overall, in our place naman, since we live in Chinook Mall and not working in downtown, so it's generally a safe place. Okay guys, last but not the least, ang isa sa mga kinonsider talaga namin dito guys is yung friends. Yeah, presence ng friends. Kasi yung with the friends, yun yung makaka-help sa'yo kung paano ba
magkukwento rin sa'yo beforehand, kamusta ba dito sa place na to, ano mga ina-expect mo, kamusta yung jobs, kamusta yung transportation, and then meron, especially meron ba kaming makukuhang apartment even before landing. Yun yung importante, guys. Yeah, so sobrang nakatulong yung presence ng friend dito niya, ni Alvin. Yeah, shout out kay Julius Franny. Ayan. Yan. So same building lang. Yeah, pero nga, may mga nag-a-ask din kasi dito kung saan baka tayo naka-rent. Oo, and kasi gusto rin nilang mag-rent. Yun nga, although pwede nating masabi, pero kasi the requirement here is that kailangan ng credit history and then the guarantor. Luckily lang talaga sa amin kasi nga with that friend na factor sa amin, siya yung friend na to, yung nag-act as guarantor para makakuha kami ng unit dito sa apartment. Oo, siya yung talagang nag-ano. Tsaka, syempre, shoutout na rin kay Kuya John. Si Kuya John is yung, siya yung ano dito eh. Property administrator. Oo, sobrang bait nito, guys. Ano siya, puti siya, pero yung asawa niya is Pilipina. Yeah. So, kaya, ano rin, talagang salamat din talaga at piniyagan niya kaming makapag-rent dito kahit wala pa kami. Wala pa and wala pang credit history. Para sa mga naghahanap din ng apartment, pupunta na soon sa Canada or specifically Calgary, better to ask directly sa mga lessors kung ano yung requirement nila. Kasi yun nga, some lessors are strict and would require yung credit standing or credit history or otherwise may dapat mag-act as guarantor sa inyo. So, yun guys, sabi na namin yung top 15 namin kung bakit namin napili tong Calgary. So, sabi ko nga sa inyo guys, disclaimer lang, based lang po ito sa aming research. Okay? Oh, pwedeng nakulangan pa kami. Pero, ito na talaga yung kinalabasan ng best effort namin para makonsider kung saan talaga kami mamumuhay muna. Ayoko naman magsalita ng tapos kasi pwedeng later on lumipat kami or somewhere, pero for now within 3 months, so after 3 months na nandito kami sa Calgary, we are happy. Tsaka talagang sabi ko nga sa inyo guys, itong place namin is napakaganda. Malapit kami strategic sa lahat. Location. Malapit kami sa mall, malapit kami sa mga groceries. Yeah, sa family doctor. Oo, sobra. Downtown, malapit din kami. Yeah, pero yun nga, sa mga nag-ask pala kung gano'ng kalayo sa school, it's 45 minutes commute ha. Pero pag ano, car. Malapit lang. Mga 15 minutes siguro pag may car. Pero syempre, nung nagpunta kami, we used train. So, umabot kami ng 45 minutes. Yeah. So, yun na guys. No? I hope na nakatulong tong video namin sa inyo. And sa kaya nga sa mga nagbabalak dyan na pumunta rito sa Canada, especially sa Calgary, hindi kayo magdadalamang isip dito guys. Kasi napakaganda tong lugar na to. Mag-upload din kami ng another video that has a topic on why not Calgary, because there may be points na pwede nyong i-consider bakit hindi dito or pwede rin sa ibang province na lang. So at least we can share with you some points kasi kami rin yung nakaka-experience na rin ngayon. Yeah. Okay, so yun guys, hanggang dito na lang itong video na to. If you like this video, please like and share and comment na lang guys sa baba if may mga question kayo about dito sa aming student pathway. Okay, and don't forget to hit the notification bell para mas updated pa kayo ng latest video namin. So hanggang dito na lang guys, this is Alvin and I'm Emma. Thank you for watching. Peace. Bye guys.